Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ng iyong programa ng Salita ng Diyos. So, simulan po natin sa panalangin. So, ang topic natin ngayon, kung paano ba tayo mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. So, dito, simulan po natin sa panalangin. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, we come to you in this time. We acknowledge and allow you this time to use my mouth to speak your word. So every one of us, Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, salamat Lord sa salita na ipapahayag mo sa billion, trillions na ma-open ang kanilang spiritual ears upang makinig ng iyong magandang balita ng katotohanan. Salamat Father God sa anointing na ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang makapagbahagi ng iyong magandang balita. At Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga anak mo na pinagpala mo. Salamat, Panginoon, sa divine protection na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na to sa iyong salita. Salamat, Lord, sa guidance. Salamat, Father God, to all the glory. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, salamat sa pakikinig, mga kapatid ko kay Kristo. So, yung ating pag-uusapan ngayon, kung paano mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen! So, sabi dito sa salita ng Diyos, sa Romans chapter 8, verse 9, sabi pa dito, datapat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Sa makatuwid, kapag tayo ay nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, ngunit sinasabi niya sa Kanyang salita, ang hindi wala sa Espiritu ng Diyos ay hindi sa para sa Panginoon yon. So, hindi siya para sa Panginoon kapag hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Amen? So, sabi pa dito, by the Spirit, sabi pa dito. Sa Romans chapter 8 verse 1, sabi pa dito, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Sa makatuwid, sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita na namatay na tayo sa kasalanan. So, datapwat nung si Kristo ay dumating sa ating buhay, tayo ay nabuhay na ayon sa kanyang salita. Amen? Amen. Ayon sa kanyang salita, tayo ay nabubuhay nang sa ngayon. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa kasalanan, ngunit nabubuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Sabi pa dito sa kanyang salita, sa Romans chapter 8 verse 2, sabi pa rito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay na kay Kristong Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan dahil sa nabuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. So dahil tayo ng mga patay-patay sa Espiritu, kapag tayo nagkasala, so tayo namatay na sa Espiritu ng Diyos. Ngunit kapag tayo ay binuhay na tayo ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Amen ba? Amen? Amen ba? So, sinasabi pa dito sa Ezekiel chapter 11 verse 19, at ang aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ng ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanila'y laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Amen. Sabi pa rito sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, sabi pa dito, bibigyan ko rin naman kayo ng mga bagong puso at lalagyan ko kayo sa loob ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan
at isa sa gawa. Amen. So, napakabuti ng Panginoon dahil bibigyan niya tayo ng Espiritu upang tayo ay makasunod sa kanyang salita. Amen? So, kaya tayo nakakasunod ng salita ng Diyos dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na makasunod sa kanya, ng palatuntunan ayon sa kanyang salita. Amen. So, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. So, sapagkat kapag tayo na sumasang-ayon sa salita ng Diyos at sinusunod natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin nun, tayo ay iisang Espiritu natin kay Kristo. So, tayo nananahan ang Espiritu ng Diyos dahil tayo ay, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. So, sapagkat kaya nananahan ang Espiritu ng Diyos, ibig sabihin tayo yung templo ng Diyos. Tayo nananahan ang Diyos sa Espiritu Santo sa ating buhay. Kapag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga nagagawa natin ang mga mabubuting bagay dahil yung Espiritu ng Diyos ang naguudyok sa atin na gumawa ng mabuti. Dahil kapag masama ang iyong ginagawa, hindi Espiritu ng Diyos ang nananahan sa inyo. Lalong-lalo na yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, so hindi Espiritu ng Diyos ang nananahan sa kanila, kundi Espiritu ng Satanas. Dahil hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. So kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat nakikinig at sumusunod sa alintuntunin ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord! At anong pakikipag-isa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. So ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin, hindi nananahan sa mga Diyos-Diyosan or mga ribulto or mga gawa ng tao. So ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa bawat anak ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. So ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa ribulto, hindi nananahan sa imahen, hindi nananahan sa larawan. Ngunit nananahan sa atin na mga pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa bawat tao na sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Amen? Amen. So kaya nga sa Ephesians chapter 3 verse 17 na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at tumibay sa pag-ibig. So kapag tayo'y nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, umiibig tayo sa Diyos dahil na ibinigay ng Diyos ang Espiritu niya upang tayo ay manahan sa kanyang pag-ibig. Amen? Amen! Sa 2 Timothy chapter 1 verse 14, sinasabi pa rito, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala ninyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Sa makatuwid tayong mga Espiritu, tayong mga tao, ang mga nagsisisampalataya sa Panginoong Diyos, ay nananahan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga katawan, sa ating buhay. Amen? Amen! Sa 1 John chapter 4, verse 13, dito'y nakikilala natin na tayo nangagnanahan sa Kanya at Siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Amen! So, sa makatuwid, kapag nananahan ang Espiritu sa atin ng Diyos, binibigyan tayo ng pangunawa upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen! Dahil tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So kapag tayo pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay nakakalakad sa Spirit sa pamamagitan ng walk according to the Spirit. So lumalakad tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen! Amen! So sinasabi dito sa kanyang salita, sa Roman chapter 8 verse 2, sabi pa rito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay
na kay Kristong Yesus at pinalaya ako sa kautusan, sa kasalanan, at sa kamatayan. Verse 3, sabi pa dito, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na naganyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman sa kasalanan. Amen! So, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen. So kapag tayo lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, so nagagawa natin yung mga bagay na hindi maunawaan ng lumalakad sa laman. Ngunit nauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil tayo ay lumalakad sa salita ng Diyos. Sa tulad ni sample dito yung si Noah, lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Lumalakad siya ayon sa kalooban ng Diyos. So, isinasagawa niya kung ano yung sinasabi ng Diyos, yung utos ng Diyos, ginagawa niya. Sabi pa dito, kaya nga si Noah, sample dito kay Noah dahil sa kanya, datapat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noah. Wow. Ay lalaking matuwid sa sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon kay Noe, kay Noah, so gagawa ka ng isang durungan na sasakyan at wawakasan mo ang isang sikong dakong itaas, ang pintuan ng sasakyan at ilagay ang tagiliran, gawan mo ng may lapag at lalong mababa. So, inutusan ng Panginoon ang... So kung naalam natin yung story ng Noah's Ark, so pinagawa siya ng barko para mailigtas yung mga taong sumasampalataya doon. So dahil yung iba hindi nananampalataya, kaya nga sa galit ng Panginoon yung mga hindi nananampalataya ay lahat ng yon ay nawala yung buhay nila dahil sa hindi nila pagsunod sa pinag-uutos kay Noah. Sabi pa dito, datapat, sabi ng Panginoon kay Noah, sabi pa di Noah's Ark doon, datapat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw ay at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. So dahil dito, sinunod ng Panginoon, ay sinunod ni Noe ang kautusan ayon sa inuutos ng kanyang Diyos at gayon ang ginawa niya. So kaya nga dahil sa ginawa ni Noe, so naligtas siya. So iyon ganun kapag tayo sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord! At sinasabi pa dito, kung ang Espiritu ay nananahan sa iyo, sabi pa dito, sa John chapter 14 verse 17, the spirit of the truth, sabi pa dito, sa makatuwid baga ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So kaya nga tayo, nakakaunawa tayo ng spiritual na bagay dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Ngunit yung mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, hindi nananahan sa kanilang Espiritu ng Diyos, sapagkat paliwanag sa salita ng Diyos na tumatahan sa inyo. Sabi dito, ni hindi nakikita man siya, hindi nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yung espiritu ng katotohanan, kaya nga ang mga pinananahanan na espiritu ng Diyos, excited silang makinig ng salita ng Diyos at hindi nagdadabog at hindi nagagalit. Very excited. Tulad ninyo, napaka-excited yung makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen.
So sinasabi pa dito sa Romans 8 chapter 11, sabi pa dito, ngunit kung ang espiritu ninyo ay bumubuhay namang muli kay Kristong Jesus na tumitira sa inyo, ay bumubuhay namang muli kay Kristong Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Sa makatwid tayo, tumitira sa atin ang espiritu. At sinasabi pa rito, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sabi pa dito, kailangan natin na yung ating spirit, basahin natin sa Romans chapter 8 verse 5. Sabi pa rito, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa espiritu ay mga bagay na espiritu. Kaya nga ang ating pag-iisip ay iniisip natin yung mga spiritual na bagay. Kapag tayo pinananahanan ng espiritu, yung iniisip natin ay yung kaisipan natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapat ang kaisipan ng espiritu ay may buhay at kapayapaan. Amen. So, may kapayapaan ang nag-iisip ng spiritual na bagay. So, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. O, yung mga kaisipang laman, o yung kaisipang makamundo, or maka dito sa mundong ito. So, pag may hindi sila nagugustuhan na salita ng Diyos na feeling nila is tinatamaan sila, sila'y nagagalit. Dahil sila'y hindi, ang kaisipan nila ay spiritual na ayon sa laman ang kanilang pag-iisip. Hindi tulad ng spiritual na bagay na kapag sila ay nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi nila, lagi nilang isinasabuhay ang salita ng Diyos sapagkat hindi nasasaklaw sa kautusan ng Diyos. So kaya yung espiritu ng kaisipan ng laman, hindi nasasaklaw ng kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. So kapag yung spiritual ay yung ayon sa laman ay hindi kalugod-lugod para sa Panginoon. Yun ang kanyang salita. Kaya nga dapat ang ating focus ay pang-spiritual na bagay. Makalangit. So dapat kaya natin nagagawang mabuti dahil yung espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Sabi pa dito sa Romans chapter 7 verse 5, sabi pa dito, sapagkat nang tayo nasa laman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsisagawa sa ating mga sangkap upang magsibunga sa kamatayan. Kaya nga kapag ang mga bagay na ayon sa laman ay nagbubunga ng kamatayan tulad ng mga nakakaranas ngayon ng mga pandemic. So dahil sa hindi sila nananampalataya sa Panginoon, sila ay napapahamak. Sabi pa dito, amen, sa Ephesians chapter 2 verse 1, sabi, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan sa hangin na espiritu ngayon gumagawa ng mga anak ng pagsuway. So kaya nga kapag kayo ay hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin mga anak kayo ng diablo. Sumusuway kayo sa salita ng Diyos. Dito o sinasabi na kapangyarihan, hangin, espiritu na gumagawa ng mga anak ng pagsuway, ibig sabihin anak ng diablo. Kasi sinusuway nila ang salita ng Diyos. Sa gitna ng mga yaon na rin ay ibang panahon ng buhay, mga kahalayan sa laman. Kaya nga upang ang mga panahong darating ay maihayag sa dakilang kamatayan, kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob ng ating Panginoong Hesukristo. So,
So tayo makikinig, dapat yung ating isip ay pang-espiritual na bagay. Amen? Amen! So tayo dapat tayo lumakad sa pamamagitan ng Espiritu. Walking in the Spirit. Sabi pa dito sa Galatians chapter 5 verse 19. 19. At hayag na mga gawa ng laman sa makatuwid bagay mga ito. So ito yung mga gawa ng laman. So ito yung mga lumalakad ayon sa laman. Ayon sa kanilang pakiramdam, sa kanilang nararamdaman, sa kanilang iniisip, sa kanilang naririnig. So ito yung ginagawa ng mga ayon sa namumuhay, ayon sa kanilang nararamdaman, sa iniisip so ito yon, sabi pa dito sa salita, at nahayag mga gawa ng laman sa makatuwid ay yung mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukula, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho at mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi at mga hidwaang pananampalataya. So ito yung mga ayon sa laman. So at ang mga pananghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito, aking ipinapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karihan ng Diyos. So mga bagay na ito ay hindi magmamana ng karihan ng Diyos. Ngunit ang datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpigil, laban sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. Amen. So ito yung bunga ng Espiritu, yung pag-ibig, katuwaan. So dahil punong-puno ka ng pag-ibig. At sinasabi pa dito na sa Romans chapter 8 verse 13, sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman ay mangamatay kayo, datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman at mabubuhay kayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. So kapag tayo nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, sinasabi pa dito, ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Kapag tayo nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, wala nang hatol anuman sa na kay Kristong Jesus. Tapos tayo, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay na kay Kristong Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. We can live as people set from free from the law. Sabi pa dito. At sinasabi pa dito, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, at ngayon laman sarili dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos ang laman ng kasalanan. We walk according to the Spirit rather than according to the flesh. Sabi pa dito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. We can set our mind on the things of the Spirit rather than things of the flesh. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ayon sa laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay mga bagay na Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi niya nasasaklaw ng kautusan ng Diyos, ni hindi maaari nga. So, sabi pa dito, sa Hebreo chapter 11 verse 6, sabi pa dito,
And without faith, it is impossible to please God, because anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who are earnestly seek Him. So kapag tayo walang pananampalataya, sabi pa dito. Sana. Kaya nga kapag tayo ay dahil sa ang gusto ng Diyos na tayo maging abundant life, sabi pa rito. Sabi, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang, sabi pa dito, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana nito. Kaya nga iyon ang purpose kung bakit tayo nakakalakad sa spiritual na pamumuhay dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin na mabuhay tayo ng magkaroon tayo ng buhay at sagana sa mundong ito. So kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak para tayo mabuhay ng masagana sa mundong ito. So hindi para mamatay, hindi para magkasakit, hindi para magutom. So binigay niya ang Panginoong Yesus dito sa mundong ito para tayo maging masagana. So pag masagana, walang sakit. Mayaman sa financial, spiritual na sa lahat ng pamumuhay sa mundong ito, tayo masagana, abundant life sa mundong ito dahil sa Panginoong Jesus. Yun ang purpose kung bakit pinadala ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito. Para tayo maging maginhawa ang buhay, masagana ang buhay. At makasunod tayo sa bagay na espiritual ayon sa kalooban ng Diyos. At sinasabi pa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi pa dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So kailangan natin na mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. So ang lumalakad sa spiritual na pamumuhay ay lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos at katotohanan na salita ng Diyos. Amen? Amen! At iyong nalalaman ng pamumuhay na maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang iyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkakaisa sa kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos. Amen. So, mababasa natin yun sa Philippians chapter 1, verse 27. So, kailangan tayo, mamuhay tayo ayon sa Ebanghelyo at sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. At sinasabi pa dito, dapat layuan mo ang mga masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama na ang mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. So kailangan tayo maging malinis para sa Panginoon. Amen? Para sa darating na araw, mapaglabanan natin ang tukso ng sanlibutan ito, lalong-lalo pa ngayon sa pandemic na to. So kapag alam natin ang salita ng Diyos, wala tayong takot na harapin ang mga pandemic na to. So hindi tayo matatakot kahit na anong sinasabi ng mga balita. So ang ating pakikinggan yung salita ng Diyos. Kasi sabi pa dito sa salita ng Diyos, sabi dito, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. So kaya nga dapat alam natin ang salita ng Diyos dahil itong mga pandemic sa panahon ngayon ay lalang ito ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman,
kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga okula, espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan, dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitagal sa araw ng masama. At kung magawa ng lahat ay magsitibay, magsitibay nga kayo na ang iyong mga baywang ay may bigkis ang katotohanan na may sakbat na bulati ng katuwiran. Amen? Amen! Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil kayo'y tayo nagiging uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 29, sabi pa dito, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siya ay aking gumagawa ng may kapangyarihan. Mga kapatid, sabi pa dito sa Philippians chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko inaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ng mga bagay na nasa likuran. Likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumilin ako sa hangganan, ganting pala sa dakilang pagtawag sa Diyos na kay Kristong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabi pa dito, so kapag tayo lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, sinasabi pa dito sa verse 1 John chapter 3 verse 24, sabi pa dito, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya'y sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng kanya sa kanyang ibinigay sa atin. Amen. Praise the Lord. Sinasabi pa dito sa John chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng sukat. So kapag tayo pinananahanan ng salita ng Diyos, ang salita na lumalabas sa ating mga bibig ay galing mula sa salita ng Diyos. At sinasabi pa dito sa Galatians chapter 4 verse 6, sabi pa dito, at sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ng kanyang anak ay sa ating mga puso at sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Amen? So kaya nga tayo ay nasa atin ang Espiritu ng Diyos dahil tayo ay ang Espiritu ng kanyang anak ay sa ating mga puso. Kaya nga tayo makakatawag sa Ama dahil tayo ay nananahan ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. At sinasabi pa dito sa Philippians chapter 1 verse 19, sapagkat nalalaman ko ang kahihinatnan nito sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng aking pananaig at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo sa ating mga puso. Amen. So, sinasabi pa dito na kapag tayo lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, sa John chapter 17 verse 9, sabi pa dito, idadalangin ko sila hindi sa sanglibutan ang idadalangin, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y luwalhati sa kanila. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23. Amen. Kaya't huwag ipagmamapuri ninyo man ang sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Amen. Praise the Lord.
1 Corinthians chapter 15 verse 23, datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo ay sa kanyang pagparito. Amen. Ang mga sabi pa dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. James chapter 1 verse 5 pala. Sorry. Kaya nga sabi pa dito sa kanyang salita. Kaya nga kung ang ilang tayo magsila mga sakdal ay mag-isip ng gayon at kung sa anumang nangagkakaiba kayo sa ng pag-iisip ay ipahahayag naman sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding, ayon sa ating inaabot na. Amen. Praise the Lord. Kaya nga dito sa Romans chapter 8 verse 26 to 27, sabi pa dito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Kailangan tayo manalangin in the Spirit, pray in the Spirit. So basahin natin sa Romans chapter 8 verse 26 to 27. Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi saysay ng pananalita. At ang nagsisiyasat ng mga pusong nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ay namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa katotohanan, kalooban ng Diyos. Amen? Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi pa dito, ngunit sinasabi ng Panginoong kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataas-taasan sapagkat aking itinakwil siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa ating mga puso. Kaya nga ang Panginoon ay tumitingin sa nilalaman ng ating puso, hindi niya tinitingnan kung ano yung physical na ating anyo. Amen? Sa Acts chapter 1 verse 24, sinasabi pala dito, at sila'y nagsipanalangin ng nagsipagsabi, ikaw Panginoon na tatakbo ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Sa Hebrews chapter 4 verse 13, sabi pa dito, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata ng niyaong ating pagsusulitan. So, walang nalilihim sa Panginoon. Lahat yan alam ng Panginoon kung ano man yung ating ginagawa. Kaya nga, lahat ng ating ginagawa ay hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. So, alam ng Panginoon kung ano yung ating ginagawa sa buhay natin. Alam niya kung tayo ay sumusunod ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang panuntunan. Sinasabi pa dito sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi dito, kaya nga minamahal ko, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos payaong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ng iyong sariling pagkaligtas na may takot panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabubuting kalooban. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung nais nyo na makasunod ayon sa kalooban ng Diyos or
makalakad tayo ayon sa kanyang Espiritu ng Diyos upang tayo makalakad ayon sa Espiritu ng Diyos. So, kailangan natin na magkaroon tayo ng tagapagligtas sa ating buhay para tayo mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? So, ang sino man na gustong makasunod or mamuhay or mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Panginoon, kailangan yung tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. So, tayong lahat ay kung sino man yung hindi nakakasunod pa ayon sa pamumuhay, ayon sa Espiritu ng Diyos, kailangan natin na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya, maari nating tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. So, kailangan lang natin na pagsisihan natin kung ano man yung mga nagawa natin, pagkakamali, pagkakasala sa ating buhay. At tayo'y patatawarin ng Panginoon. So, hindi niya pinapansin kung ano yung ating katayuan, kung ating physical na anyo, kung yung ating financial estado. So, ang tinitingnan niya yung nilalaman ng ating puso na handa ba natin siyang tanggapin upang walang takot sa mundong ito na harapin natin ang mga pagsubok ni Satanas. Lalong-lalo na ngayon na maraming mga nawala ng trabaho. So, maraming nawala ng buhay dahil sa kagagawa ni Satanas. Ngunit kung tayo nananampalataya sa Panginoon, so walang mawawala sa atin. Bagkos ay magkakaroon tayo ng maraming biyaya dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Sa Kanya lamang tayo lumapit sa anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Amen? So kaya nga, tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, sumunod sa pamamagitan ng mungkahi ng panalangin, ng pagtanggap, upang makasunod tayo sa ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos sa atin. So, sundan niyo lamang ang mungkahing ito ng panalangin, ng pagtanggap, upang maging anak tayo ng Diyos at tayo ay makasunod ayon sa Espiritu at mananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin kapag tayo tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. So, walang pinipili, maging Muslim ka man. So, hindi dito pinag-uusapan ang religion. So, ang pinag-uusapan dito ang tanging tagapagligtas na ang Panginoong Hesus. Siya ang magbibigay sa atin ng kagalingan, siya ang magbibigay sa atin ng kayamanan, siya ang magpapagaling. So, iyon ang dahilan kung bakit pinadala ang kanyang bugtong na anak upang tayo maging masagana at maging kaaya-aya at ganap ang buhay natin. So kapag may problema, hindi ka aya-aya. Kapag may sakit, hindi ka aya-aya. Yun, ayaw ng Panginoon na ganun ang buhay ng tao. Susundan niyo lamang ito, ang panalangin ito upang... So Father God in Heaven, thank you sa pagbigay mo ng iyong bugtong na anak na ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, kailangan kita salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa ikatlong araw na buhay ka namang muli para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ang aking buhay. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. Salamat ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kaya nga mga kapatid, yung mga tumanggap ngayon, nang tumanggap sa Panginoong Hesus kapag kayo mayroong mga nais na panalangin, so tanggapin nyo na natanggap nyo na ang panalangin na gusto, ang gusto nyo para sa iyong pangangailangan. So manalangin tayo ng pagtatapos, closing prayer. Father God in Heaven, thank you Lord Jesus, Holy Spirit, salamat sa mga salita na ipinahayag mo ngayon sa mga anak mo ngayon, Panginoon. Salamat na mamuhay kami ayon sa iyong
kalooban at makalakad kami ayon sa Espiritu mo, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat na billion trillion na ma-open ang kanilang spiritual eyes at mauhaw sa iyong salita at lagi sila makikinig sa iyong salita. Sa iyong salita lamang sila makikinig, Panginoon. Thank you, Father God, sa mga anak na mga binigyan mo ng protection, ng mga blessings. Salamat, Panginoon, na sa pag-guide mo. Salamat na walang mga samang espiritu na makialam sa mga anak mo, Panginoon. Kaya mga espiritu nang nangingialam sa mga anak ng Diyos, espiritu ng high blood, espiritu ng cancer, espiritu ng diabetic, espiritu ng kidney failure, espiritu ng mga namamaga ng katawan, espiritu ng mga sugat, mga kati, mga galis, espiritu ng puto, espiritu ng tomboy, espiritu ng bakla. Kaya inuutusan kayo na lumayas kayo sa mga anak ng Diyos. Wala kayong kapangyarihan upang manatili sa mga anak ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pinatawad sila sa kanila mga nagawang kasalanan. At sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, yun ang kagalingan ng mga anak ng Diyos. Kaya maraming salamat, Lord Jesus, Holy Spirit, sa complete healing na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Thank you sa mga guidance, sa protection, sa mga good health na from head to foot, normal na ang mga anak ng Diyos. Salamat sa favor na pinagkaloob mo sa bawat anak mo, na lahat ng mga desire ng iyong mga anak, Panginoon, salamat na natanggap na nila. Yung mga kapatiran ko, mga anak mo sa The Word of God, Spirit and Life, salamat, Lord, na lahat ng kanilang mga pangangailangan ay pinubride mo na. Pinagkaloob mo na sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa'yo lamang ang papuri at salamat. At salamat, Lord, sa mga masaganang buhay na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Sa'yo ang papuri at salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. To God be the glory.